ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay talaga pong makaka-relate sa ating lahat. Sino po kaya dito ang pressured na pressure sa buhay? Pwede niyo pong i-comment, I am so pressured. Marami sa atin ay sobrang pressured sa maraming bagay. Para bang nauubusan tayo ng pag-asa? Para bang hinahabol tayo ng panahon? Para bang hinahabol tayo ng oras? Ang dami nating pinagkakaabalahan. Sa dami ng pinagkakaabalahan natin, daming beses tayong nabibigo. Daming beses na uubusan tayo ng kagalakan. Ang daming beses, imbis na mapalakas tayo, nauubos tayo, nauubos tayo. But this morning, let us study the Word of God. Kung saan, mabibigyan ng pag-asa at mamumukadkad ang buhay na pag-asa sa buhay ng bawat isa. Ang ating pag-aaralan ay pinamagatan po nating Hope Under Pressure. Narinig niyo na po ba yung Grace Under Pressure? Hindi ba pag sinabing Grace Under Pressure, sa gitna ng matinding pagkabagabag, sa gitna ng matinding kakabahan dahil may gusto kang gampanan, na hindi na babago ang itsura mo, nandun pa rin yung kagandahan. Pero paano kaya pag sinabing Hope Under Pressure? Na sa tindi ng kapagsubukan, sa tindi ng sa kasalukuyang pinagdaraanan, kaya pa rin ba nating panghawakan ang ating pag-asa na tinitignan sa kasalukuyan? Kaya pa rin ba nating panghawakan at tayuan ang pag-asang ibinigay sa atin ni Jesucristo? Para pong nangyari sa 2 Thessalonians chapter 1, ang ating pag-aaralan ay hahanguin po natin sa librong ito. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Matatandaan po natin sa book of 1 Thessalonians, makikita natin doon, ang naging tema ni Apostol Paul ay patungkol sa muling pagbabalik ni Jesucristo. Ang kanyang tema ay ipaalala sa Thessalonian Church na ang ating buhay sa kasulukuyan ay makakaepekto sa kung paano tayo mamumuhay sa kalangitan, sa pangwalang hanggan. Kaya po, nagkaroon ng misunderstanding sa Thessalonian Church. Imbis na sila'y mamotivate, imbis na sila'y mag-push forward, mag-push through, mag-enjoy sa kanilang buhay paglilingkod, na-pressure sila, napuno sila ng takot. Kaya po, sa 2 Thessalonians chapter 1, binigyang linaw, ni-reiterate ni Apostol Pablo, o nilinaw niya, na ang ating mga kasalukuyang suffering, ng ating mga kasalukuyang pinagdaraanan, ay hindi pa parte ng tribulation. Pero ito'y kasama sa proseso ng Diyos upang tayo'y gawing pure, gawing maayos, gawing kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Pero hindi pa rin na-compromise si Apostol Paul. Nakita natin sa verse 8 to 9, binigyan niya ng diin na he will punish, sabi po sa verse 8, he will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Sabi sa verse 9, they will be punished with everlasting destruction. Pero sinimulan niya yung libro o yung sulat sa Thessalonian Church sa pamumuri. Pinuri niya na ang kanilang pag-ibig ay nag-i-increase. Ang kanilang faith ay nag-grow. Pero hindi siya na-compromise. Ni-remind niya ang Thessalonian Church na meron tayong dapat ingatan. Meron tayong dapat bantayan. Meron dapat tayong panghawakan. Amen po ba? So ang tanong po, paano nga ba nakakatulong ang pressure para mas magpaigtingin at mamukadkad ang pag-asang binigay sa atin ng Diyos? Apat na bagay po na nakapaloob sa pressure na pinahintulutan ng Diyos na maranasan natin. Apat na bagay pong iwanan ko ngayong umaga. What is it? Or how does pressure help in producing hope? Number one, there is power under pressure that produces hope. Unang bagay po, meron pong power under pressure that produces hope. Sabi po sa verses 3 to 4, we ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring. The Lord will bless the reading of that passage. Makikita po natin na pinuri po ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano ng mga panahon na yun, ang part ng Thessalonian Church, pero hindi po biro. Because he points out the power that is in their lives, the power that is in their faith. Pero po itong sitwasyon na to, alam naman natin pag tinanong ko po kayo ngayon, di ba ang sarap pag dinescribe ka bilang isang Kristiyanong nag-aalam, nag-aapoy, lumalago, lumalalim? But it is not easy. Kasi po, nung dinescribe ni Apostol Pablo ang Church of Thessalonica sa panahong ito, hindi po sila nasa lugar o nasa panahon na sila'y maganda ang kinakarap. It is not happening in good times. But it is happening in the pressure cooker. Sino po nakakita dito ng pressure cooker? Di ba sa pressure cooker, maingay ito kapag kumukulo na eh. Pinalalambot nito yung nasa loob nito eh. Tama ba? May bubbles. So ganun din po para sila nasa gitna ng pressure cooker. Kaya sila nag-iigting, kaya sila nagpapatuloy, kaya sila pinipilit magpakahinahod, o magpakumbaba, o magpasakop sa banal na espiritu, dahil takot sila. Pero sana hindi laging ganun ang maging motivation natin. But it is helping. Let me say this to you. Whatever is happening in our current situation, whatever it is you are experiencing,
It is God's way for us to grow, to increase, to get rooted, to be deeply rooted. Minsan, hindi po natin madidiscovery ang Diyos sa mga bagay na masaya lang tayo. Pero mas mauunawaan natin ang karakter ng Diyos at mas makikilala natin sa mga panahong hindi natin siya inaasahan. Saan yung mga panahong yun? Sa mga panahong tayo nahihirapan. Sa mga panahong tayo ginigipit ng sitwasyon. Sa mga panahong wala tayong makakapitan. At sa mga panahong tayo nasa hangganan ng ating mga sarili. Pasalamat po tayo dahil dinadala po tayo ng Diyos sa mga ganong pagkakataon. Dahil sa mga ganong pagkakataon, nadadagdagan ang ating kaalaman. Nadadagdagan ang ating karunungan. Nadadagdagan ang ating pagkakilala sa Panginoon. Amen po ba? Tandaan po natin to. God does some of His greatest work in the pressure cooker. Never forget that it takes a broken soil to produce a crop. That it takes a broken clouds to produce a rain. That it takes a broken grain to give bread. And it will take a broken bread to give us a strength. Amen po ba? Kapag tayo'y basag na basag, yun po ang oportunidad ng Diyos para tayo buuin. At sa mga ganong malakas at makapangyarihang sitwasyon na tayo'y mahina, mas malakas ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? That power awakens the awareness within us that we are not alone. Hindi po tayo nag-iisa. Tingnan niyo po, bakit ganon yung pamumuri ni Apostol Pablo? Natuwa siya eh. Kasi sa gitna ng misunderstanding or sa misconception nila sa pagbabalik ni Kristo, nabuo ang pag-ibig sa kanila. Lumalim ang pananampalataya nila. Nakilala nila ang Diyos. At ang Diyos ang nagbago ng prinsipyo at misconception at naghulma ng pagkatao nila. Ang prayer po natin, that the power under the pressure will produce hope in us. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Lagi na po natin itong naririnig. Hindi pa po tapos ang kapangyarihan ng Diyos. Kung nagpamalas siya sa nakaraan, magpapamalas siya sa kasalukuyan. At patuloy siya magpapamalas sa ating kinabukasan. Amen po ba? Ano yung una natin? The power under pressure produces hope. Number two, the process of pressure produces hope. Sabi po sa verse 5, all this is evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. That is a very beautiful phrase. No, sabi po doon, as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. Ilan po sa atin, we refuse the process. Ilan po sa atin, ayaw natin mag-undergo ng encounter with the Lord. Pero alam niyo pong pinakamagandang sitwasyon ay yung panahon na hindi lang tayo pinasisigla ng Diyos, pero sa mga panahon din na inuubos ng Diyos ang ating lakas. Ang sarap din sariwaan yung mga pagkakataon na tayo ay ginipit ng Diyos sa ating mga sitwasyon. Dahil sa mga sitwasyon na yun, nakikita natin na kaginhawaan sa presensya ng Panginoon. Natandaan ko po yung isang kwento. Meron daw po sa New Zealand na mga mangingisda. At itong mangingisda na to, ang ginagawa nila ay nage-export po sila ng codfish. Itong codfish na to ay kailangan nilang ma-export sa kabilang ibayo o kabilang bansa na kanilang pagdadalhan ng fresh. Ang problema po ng mga mangingisdang ito, kapag dinala nila to ng frozen, ay nawawala yung flavor ng isda. So hindi nila pwedeng gawing option na dalhin ito ng nag-yelo. So ang pangalawang option nila, dalhin ng buhay. So lumalangoy sa tubig. Ang problema naman, habang tumatagal sa kanilang biyahe, lumalambot, nagiging mushy, nagiging soft yung isda hanggang sa ito'y mamamatay. So, namumblema sila kasi imbis na sila'y kumita, mas nalulugi sila sa kanilang negosyo. Hanggang sa naging solusyon nila, ay samahan yung codfish ng catfish or hito. Kasi ang catfish or hito ay isa sa pinakamatinding kaaway ng codfish. So, kailangan nilang pagsamahin to habang bumabiyahe para pagdating doon, ay fresh na fresh ang isda. Ano pong punto dito? Sometimes, the pressure that God allows us to encounter make us better. Sometimes, the battle that God is putting in our situation helps us to be stronger. Minsan, may mga pagsubok po tayo na pinahihintulutan ng Diyos. Minsan, may mga pagkakataon na hihayaan ng Diyos na makalagkad ang pagkatao natin. Masira ang ating prinsipyo para lang lumalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Para mas tayo'y maging matibay na manggagawa niya. Para mas tayo'y maging fruitful at faithful sa ating sinumpaang pangako sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, we will never be better, we will never be stronger if we will live in our comforts of our homes. We will never be stronger in our faith if we will live in our comforts of our places, of our own sake. Kung lagi tayo nasa komportabling lugar, hindi natin makikita ang sitwasyon sa labas. Kung lagi tayong nasa pinakamagandang sitwasyon, hindi natin makikita na may kailangan pa pala tayong baguhin sa ating sarili.
Ang pag-asa'y mamumukadkad kapag nagbago ang ating prinsipyo at pagtingin sa sitwasyon. Ang pag-asa'y mamumukadkad at lilitaw sa ating mga buhay kapag hinayaan natin tayo'y alugin ng Diyos sa ating mga pinagkakalagyan. Tandaan po natin to, walang sinasayang na sitwasyon ng Panginoon. Walang sinasayang na kapagsubukan ng Panginoon. He doesn't waste a hurt or disappointment. Because God is using all of those things to shape and build us into the image of Jesus. And that is God's highest passion in our lives. Ang humahin tayo sa imahe ng Panginoong Jesus. Ang pag-asa'y mamumukadkad kapag kinatawan natin ang model ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, ganun na naging history at naging legacy yan ng Panginoong Jesus sa lupa eh. Meron tayong kailangan sundan. At ang pag-asa ay tayo mismo. Hope is not just a promise. Hope is a person. And that hope lies within us. Na ang pag-asang yun ay nabubuhay sa atin. Hope is alive because Jesus is risen. Buhay ang Diyos sa ating mga buhay, kaya buhay ang pag-asa. At mabubuhay lang ang pag-asa kapag tayo nabuhay para sa Diyos. Amen po ba? So that the process, hindi po siya sayang. Hindi po siya wala lang. Ito po'y kailangan sa ating buhay Kristiyano. Ito po'y kasama natin. Amen po ba? Whatever we are going through, whatever circumstances we are going through, it is God taking us into a whole new level of our faith. It is God taking us into a new level of our calling. Itong hope po na ito, itong pag-asa na ito, hindi po ito pansamantala lang. Hindi po ito one-time event lang. Ang hope ay continuous event. It is progressive. It is dynamic. Ang pag-asang meron tayo ay dynamic, ay progresibo, ay nabubuhay. Amen po ba? So, ano yung una natin? The power. Pangalawa, the process. At ang pangatlo po natin, the peace. There is peace through pressure that produces hope. Sabi po sa verse 6, God is just, He will pay back trouble to those who trouble you.